Ayan, good morning kabayan. Today is a special day para sa lahat ng mga superheroes ng buhay natin. Lasara sa lahat ng tatay, daddy, itay, tang, tatang. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. At syempre, sa aking number one superhero, Tatay Boy. Happy Father's Day! So today, in this episode of our vlog, tutukan natin yung ano, yung isang aspect ng vlogging, specifically sa motovlogging. Gusto ko pag-usapan natin yung audio quality ng mga ng mga vlog natin. Para sa akin kasi guys, yung video tsaka audio quality is parehong significant. Marami ako napapansin na ano, magaganda yung content, magaganda yung mga video ng mga nagmo-motovlog. Kaso, yun, nababawasan ng point sa audio quality dahil sa wind noise. So yun, gumawa ako ng dalawang series ng parang ano na rin, DIY tutorial on how to reduce or eliminate or suppress the wind noise on your helmet while motovlogging. Watch nyo muna yung mga tutorial na ginawa ko or mga DIYs na mga instruction. Madali lang naman siya guys, so sana ma-apply natin sa mga helmet natin. Heto siya, so enjoy! Mostly ito yung ginagamit kong pang vlog kasi meron siyang chin guard dito para maiwasan yung wind noise. Ngayon yung isa, kaya hindi ko siya ginagamit. As you can see, wala siyang chin guard, so lahat ng hangin pumapasok sa mic. So yung gagawin natin is mag-improvise tayo ng chin guard. Ayan, ito yung mga gagamitin natin or pwede natin gamitin. Isang garter. Pangalawa, kailangan natin ng pang plate sa gilid. Pang plate dito. Sasaksak natin dito. So, flexible enough para makalusot sa side needle and thread. Tapos scissors, tsaka optional to. Buka tayo ng plate natin na lulusot dito. Nagawa ko na siya. Then, putulin na natin para masukat. Gumamit pala ako ng rubber gloves para madaling ilusot yung karayong.
dumudulas kasi yung kamay ko kanina. Ayun, daliri. There you go, guys. Ganito magiging itsura niya. Pero anyway, gets nyo naman siguro yung idea, diba? Ayan, so may chin guard na siya. The next day. So, yung second session naman is gagawa tayo ng padding neto. Or papalitan natin to para ma-reduce or ma-lessen yung wind noise pa further. So, yun. So, let's start. So, what we're going to need here sa session na to is, syempre, yung lapel. This one. A regular lapel. Cheap one. And syempre, foam. Kahit anong foam, to galing sa ano to. Galing ta sa sofa. Or pwede yung ano, yung sa, ang tawag dito, yung panglinis ng pinggan, mas maganda yun. Para hindi na kayo magtahi or something. Kasi mas makapal yun eh. Gagawin ko kasi dito is, iroll ko ng ganito. So anyway, yun. So, two options. May gagawin tayong dalawang options. Unang-una is, yung ganito. Yung may fluffy na ganito, di ba? Pang ano daw to, pang break ng wind. Gumagalaw. Tapos yung pangalawa, yung pangalawang option, mura lang to guys, mabibili nyo sa mga kahit anong ano, mga gift shop or something. Tapos yung pangalawang option is ito. Rubber. Siguro nagtataka kayo kung bakit, diba? Nagtataka kayo kung bakit. Pwede siya, pwedeng yung lobo, yung tag dito, yung balloon na ginagamit sa mga birthday party, yung mga ganun, pwede yun. Since nawala akong makitang ganun, ganito na lang. Gugupitin ko na lang to, yung sa thumb na part, tapos ito yung gagamitin ko. Nakita ko tong mga ideyang to sa YouTube din, by researching on how to, you know, lessen the, or reduce the wind noise while you're riding. Kailangan din natin na scissor at ang malupit natin pang tusok. Let's start. Para sa lapel mic, tanggalin natin yung existing na what they call this cushion magic foam. Ay, maliit. Saktong-sakto lang. So ganito. Dito napapasok yung pambudo natin. Budo. Pwede namang aning glue. May mukhang glue. Yan, ang pangit, di ba? Pero okay lang, hindi naman makikita. Eh, nasa loob naman ang helmet. Yung saktong-saktong papasok lang yung mic sa loob. Like this. Yan. Compare mo siya dito, di ba? Mas makapal. Anyway, yun. Next procedure is, yeah, tatakpan natin to.
Yun, tara. Ganito yung magiging itsura niya. So, subukan natin pasok itong mic. Perfect. So, ayan. Ngayon, magiging itsura niya. Ito yung first option natin. Ayan. So, option number 2. Yung ano, balloon. Same procedure, gagawa ulit tayo ng ano. Try. Ayan, pasok. So, dako tayo dito sa rubber gloves. Kunin natin yung pinakamalaki. So, imamask lang natin siya. Like this. There you go. So yun. Yun yung dalawang option na gagawin na. I mean, itatry natin mamaya. Tatatayin natin siya sa speed na siguro from 60 to 120. At tignan natin kung alin yung mas effective. Okay, so yun, see you on the road mamaya. So ayun na nga guys. So titignan natin ngayon or i-test natin ngayon yung ginawa natin. Itong helmet na to dati, ayan, itong mount guard, tapos amin na chin guard, tapos itong mic natin, ayan, ganyan siya. Ganyan yung magiging setup niya. Ito yung unang option na ginawa natin kanina, ayan, ganyan siya. Tapos mamaya tignan natin yung ano, yung second one. Okay. Anyway, ito yung gamit ko, yung first option. At tumatakbo ako ngayon ng 65 kilometers per hour. Tingnan natin kung may wind noise. 80 kilometer per hour. 85. 90. Ayan, so umabot na siya ng 100. Tingnan natin kung okay pa ba. At may speed radar dito. Ha. Naririnig ko yung wind noise sa helmet ko. Hindi ko lang alam sa mic kung meron to. Okay, ratrat tayo. Tingnan natin. Ayan o, lakas ng hangin. 100. Maganda pag ano to eh. Maganda nga pag-practicean ng wind noise kasi ano siya, open siya. Open road, highway talaga siya. Hanap tayo ng petrol station para ano, bumunta ulit sa option number 2. So ayun guys, second tayo. Second option tayo. Yung may ano, yung may balloon na mic, ayan siya. Nalian lang natin kasi nasa ano tayo, nasa gilid tayo ng kalsada. Okay, so ito na 'yon. Ito na yung second option natin. So try na natin. Guys, ito na yung ano, ito na yung modified na microphone na may ano, na may balloon. Try natin mabilisan dito. 95. Ayan. Saan na yun? Yan yung takbo ko, 120. Masakit na sa tenga actually, mahangin kasi. Hindi kasi ako makapag high speed dito eh. Medyo delikado at bawal, syempre ipo-post ko sa YouTube, 'di ba?
mas strict sila sa butas dito. Pero yun guys, tignan natin kung nakatulong yung ano, yung chin guard na in-install natin, tsaka yung mga two options ng microphone na minodify natin. So ayun, sana makatulong, sana talaga makatulong, makatulong sa mga kapwa nating mga nagvo-vlog, especially mga kapwa nating nagmo-motovlog, at maayos yung mga audio nila. Sayang naman kasi, sayang talaga. Ang ganda ng ano, ang ganda ng mga video nyo, ang ganda ng mga video quality nyo. Hindi pa natin gawing perfect, di ba? Parang good video quality plus good audio quality, di ba? Means happiness, ha? Ang punek nun. Satisfaction ng ating mga viewers. Well, in the first place, di ba? Ito na may pinaka-goal natin. Dito na natin i-wrap up yung vlog na to, ng episode ng vlog na to. Kasi gabi na. Ayun. At hopefully sana makatulong ako in a simple way na pag-share sa inyo ng idea na to. Kasi talaga, pinapasayangan ko lang yung mga kuha nating mga footage, magandang footage. Anyway, so shout out na mahaba to. Good luck sa atin lahat. At yun, I hope sana ma-fix natin tong ano, ma-fix natin yung mga audio problem natin sa ating pag-motovlog sa ating mga helmet. So, yun. Thank you very much sa pagsama sa akin today. And see you on the next one. Ciao.